85,900 pesos yung Mio Gravis. Available na siya sa market. Bibilihin mo ba to? Pag-usapan natin yan right now. Hey, what is up mga karatrat kong minamahal? Welcome back na naman again sa panibago kong video. Ako nga pala si Moto Ray. At gumagawa ako ng mga moto vlog dito sa channel ko recently. Pero by the time na in-upload ko to, review na rin ako ng motor. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sa tingin ko cool yun. Okay? Well, pag-usapan natin tong Yamaha Motorcycle Philippines. Kasi meron silang nilabas na Yamaha Mio Gravis. And alam ko, at alam nyo, na aware sila sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Which is yung traffic dito sa Philippines. And maraming napaparanoid. Well, the good thing is, marami nang naibentong paraan para ma-invade yung sitwasyon na yun. Kasama na dito yung bumili ka ng motorsiklo mo para yung time consuming mo is mapadali or mapadali yung pagpunta mo sa isang lugar. Well, eto nga si Yamaha Gravis is naka-launch na or officially nasa Pilipinas na siya. And then itong si Gravis ay naka-line up siya sa Mio line up. Alam naman natin yung Yamaha is from Japanese manufacturer. And kung i-compare mo siya sa Mio Sporty na 110cc engine na motor, meron siyang asking price na 67,000. Yung Mio i125 ay merong price range na 71,000 something ganon. At kung mag-Aerox ka naman ay nagkakahalaga lamang po ito ng 102,000 to 124,000. Depende po ito sa variant ng motor. Well, obviously, itong Gravis ay may 125cc 4-stroke air-cooled single-cylinder engine. And then, scooter type to. Para malupet, di ba? And then, maganda yung mga features niya, guys. Kung titingnan mo mabuti, base sa datos ng Yamaha, meron tong fully digital and easy to read na speedometer. Mas madali siyang basahin. Tapos, yung headlight niya LED, hazard, equipped to ng hazard. Ang maganda dito is meron siyang USB powered socket dun sa cowl niya, sa front cowl. Very handy to, especially dun sa mga riders na nakadepende sa kanilang smartphone for navigation. They are using GPS now. Sino ba rin hindi gumagamit nun? Diba? So, mas madali na rin yung pag-refuel kasi nasa harapan na lang eh. Hindi katulad ng ibang motorsiklo na kailangan mo pang bumaba ng motor para mag-refuel ka, 'di ba? So nandun lang sa harapan. It comes along with the 12 inches tubeless tires. Na wider siya, 'di ba? At mas stable daw kuno. And itong Yamaha Mio Gravis is available siya sa tatlong exciting na kulay daw. Exciting ba yung matte black, matte green and matte red? Very exciting talaga itong mga ganitong klaseng kulay. Well, kung ikaw ang tatanungin, bibili mo ba itong Yamaha Gravis 125cc nito? Mio line up? Or ano ba yung pipiliin mong kulay? Well, kung ako yung tatanungin mo, at the price of 85,000, pipiliin ko pa rin yung NMAX ng Rosie. Hindi, I'm just kidding guys. Well, kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino na nakaasa sa commute or gusto mo mas mapadali yung pupuntahan mo, this is one of the best choice na pwede mong gawin or pwede mong i-purchase. Kasi alam naman natin na sobrang traffic nga sa Pilipinas. At itong motorsiklo na to, okay to para sa daily commute. And of course, para sa rides mo na rin, mga future rides mo. Well, ano sa tingin mo? Or ano ba yung komento mo tungkol dito sa Gravis na to? Natuwa ka ba? Na-release to? Ikaw ba yung isa sa mga tao na nag-aabang sa motorsiklo na to? I-comment mo sa baba. At anyway guys, yun lamang sa ngayon at maraming salamat sa panunood ng aking video. Well, always remember to keep on believing, make all the things, have fun during the day. My name is Ray and I'm signing up. Peace! Real talk, maganda talaga yung Rosie and Max. Kung di nyo pa napapanood, panoodin nyo. Alright.